Malaking bahagi ng Surigao del Sur ang nalubog sa baha dahil sa bagyong Auring. Pagkahupa ng baha, pahirapan naman sa paglilinis ng putik ang mga residente. Wala ring magawa kundi maiyak na lang ang mga estudyante matapos mabasa ang kanilang mga module. Live mula sa Liangga, Surigao del Sur, nasa frontline na balitang yan si Jem Avanseña. Jem, kumusta ngayon ang mga kapatid natin dyan? Rafi Sheryl, humupa na nga ang baha na nakaapekto sa halos 80% ng Surigao del Sur. Pero nag-iwan ito ng matinding pinsala, lalo na sa mga komunidad sa paligid ng mga umapaw na ilog. Magandang balita naman dahil zero casualty ang lalawigan dahil sa epektibong preemptive evacuation. Gamit ang tactical rope at life ring, sinuong ng Liangga Search and Rescue Team ang rumaragas ang ilog sa Barangay Diatagon sa bayan ng Liangga, Surigao del Sur kahapon. Natrap kasi ang isang pamilya sa isang purok matapos bumaha dahil sa lakas ng ulan at umapaw ang ilog dulot ng bagyong Auring. Lesod kayo, ma'am, kay... Napakahirap kasi bago kami makarating sa area, may landslide. Yung unang dinaanan namin, napakaputik, malalim ang putik hanggang sa tuhod. Napakadelikado pa kasi malakas ang current ng tubig. Mabilis ring tumaas ang baha sa iba pang barangay kaya naman nagsagawa agad ng forced evacuation ng LGU. Sa aerial photos na ito, makikita na halos malubog sa baha ang buong syudad ng Tandag. Lubog din sa baha ang iba pang lugar dahil kasabay ng pagbuhos ng ulan ang pag-apaw ng Tandag River. Tumulong na rin ang Coast Guard sa paglilikas ng mga residente, lalo na ng mga bata. Yung hindi binaha, ever since hindi binaha, binaha kahapon, no? So, malaking gulat namin, ayun na ang nangyari. Kaninang umaga, naabutan namin na kanya-kanyang linis ng bahay ang mga taga-barangay San Agustin Sur matapos itong pasukin ng mga putik. Nasira din ang ilang tulay. Naiyak naman ang grade 10 student na si Angel J. Velasco dahil nabasa ang kanyang mga modules at libro. Basa lahat, tapos wala pa kaming perang pampaayos ngayon ng bahay. Ang module ko di ko maasikaso kasi kailangan pa naming magbenta ng isda. Konti lang ang pera namin. Kasama rin ang bahay ni Aling Virginia sa mahigit 30 bahay na nasira ng bagyo sa bayan ng San Agustin. Hindi ko po alam saan na kami titira. Sa ngayon po, dito na lang kami sa gilid ng kalsada. Pagtas po ng tubig kahapon, nagsitakbuhan na lang po kami. Tapos ito na lang po mga nadala ko. Sa sobrang lakas ng agos ng tubig baha dito sa bayan ng Marihatag, ang dating bahay na nakatayo dito, inanod ng tubig baha papunta dito sa kabilang kalsada. Ayon sa kapitan ng barangay Mararag, bumigay ang kanilang dam sa area at nasira ang mga irrigation kaya mabilis na tumaas ang baha. Na-stranded ang mahigit 600 pasahero at mga rolling cargos na may bit-bit na mga baboy at iba pang produkto sa Lipata Port. Pero simula kaninang tanghali ay balik operasyon na ang lahat ng biyahe sa Lipata Port. Sa ulat ng lokal na pamahalaan ay nasa mahigit 20,000 pamilya ang inilikas dahil sa bagyong Auring dito sa Caraga Region. Sa ngayon naman ay patuloy ang damage assessment ng LGU. Rafi Sheryl. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jem Avanseña.